Dom. Kamusta na kayo? Wala lang, gusto ko lang i-share ang mga kaganapan ng mga nakaraang araw. So, ito na nga, mga meal. Sorry, ang taba ko. Wait, ano tayo ng magandang angulo na hindi tayo mataba? Wala, mataba talaga. Oh my God. Charing. So, ito na nga, chika. Ito na, ang ate mo, Donna, ang 19. 19. Anong araw yung 19? Basta 19. January 19. So, kumakain ako. Nag-lunch. Oh, ang lunch ko ay napakasarap. Rice plus maraming sibuyas. Tapos corned beef. Oh my God! Tapos ang dessert ko is tiko. Diba matamis? Gusto mo yun? And then, ang chocolate na Kirkland na may raisins. So, pinapak ko yung mga yun. So, yun, alas dos yun. And then, mga bandang 3, mga 3:15, nakahiga ako, ganyan. Dahil kumabog yung dibdib ko. Ganon kakabog, dahil. So, si Batla, panic ako, sis, nagpanic ako. Okay. Sabi ko, kalma. So, may kausap ako that time, sabi ko, nagpapalpitate ako. Tapos sabi niya, kalma lang daw si Batla, kalma. Dahil mga isang minuto na hindi pa siya nawawala, sabi ko, oh my God, hindi ko na kaya. Tawag ako sa friend ko, chat ako kay Ate Ina. Hi, Ate Ina! Tapos sabi ko, Ate Ina, ina-atake ako. Tapos, alam mo ba si Batla? Sabi pa sa akin, nang ano, girl? Sabi ko, girl, nagpapalpitate ako, puntahan mo ko dito sa bahay, ganyan yan, chat ako. Ayun, tinisimbuti na lang. Tinext ko na rin si mother. Sabi ko, ma, nagpapalpitate ako. Uwi ka na. Kasi alam ko na kung saan papunta yung palpitate ko. Hindi na siya kayang i-first aid. Pero, nag-first aid pa rin si mama. Ano may mga first aid na ginawa ko? Una, kumuha ko ng tubig. Tapos, na malamig. Tapos, yelo. Tapos, nilublub ko yung sarili ko doon. Then, nag-breathing exercise ako. Ganun. Then, nag-bubbles. Ganun. Sa ilong, ganun. Kasi ganun yung mga first aid na ginagawa sa akin. Ayaw pa din. Sige lang, tuloy lang. Kasi pahid ako ng oil. Ang peppermint, hindi siya gumana. So sad. And then, yan. Yung dito. Yung massage dito. Yung didiin na mo dito. Kasi ikat-ikat mo ganun. Nakaganyan ako. Ganyan. Lahat. Kasi dito, ayan, may pulse tayo dyan. So, para lang sana mag-normalize. Ganyan. Wala. Tapos, habang nag-phrase it ako sa sarili ko, kasi wala pa yung mga tinawagan ko. Sis, yung mga gamit na laglag, nalalaglag. Diyos ko po, natataranta na si Batla. Tapos, kuha ko oximeter. Kasi may oximeter kami. Ito, may oximeter kami sa bahay. Laging prepared yan. Kasi nga may sakit tayo, di ba? Congenital heart disease tayo. May buti sa ating puso. Matupang ang broken hearted na si mama. Anyway, back to the story. Yun na. Natake ako. Girl, alakis ng tibak ng puso ko. Dinaig ko pa yung tatlong babae. Nakita yung crush niya. Ako nakita si Joshua Garcia. Tatlo sila. Yung tibak ng puso nila pinagsama-sama sa akin. Tapos sobrang bilis. As in, super, super, super ganyan. Tapos, as in, kaya, yes. Ganun. Daig pa yung pasmado. Ganun. Tapos, mabigat. Ganun. Tapos, yun, dumating na sila mama. Saka si Ate Ina. Tapos, sabi ko kay mama, tawagan yung doctor ko, ganyan. Kung ano yung pwedeng gamot na iinumin. Kasi, mali mo naman, diba? Gumano pa sa gamot. Kasi ayoko magpadala sa ospital. Kasi, because I, yoko, ang mahal, ang gastos ni ma. And yun na nga, after that time, wala talaga. Dalawang doctor na yung nagsabi. Dalihin na daw ako sa ospital. Kasi, but na, okay, sige, Taranis Hospital. Siyempre, kailangan kalmado ka pa din. Kasi, alam mo yung kalmado ka, pero nagpapanik. Ganon. Ganon yung peg. Basta, ang hirap explain. Pero nagawa ko naman siya. Kasi hindi ko nagawa, baka hindi ako nadala dito. Anyway. So, yun. So, ako sama pumunta dito si Ate Ina. Dalawa kami sa Grab. Kasi, sungit pa nga ng Grab. Alam mo yung pamatay ka na, pero ang sungit pa din sa'yo ng Grab driver. Bakit? Ganon. Anyway. As yun. Tapos pinaglakad pa kami ng Grab papunta sa kanya. Stress, diba? Anyway, yun. So, pag nasasakyan kami, ganyan na yun ako.
Ayan talaga. Super. Tapos, kasi hindi ka na kaya. Tapos, nagpa-palpitate. Tapos, nasasabi ko, Atina, natatakot ako. Sumiyak na ako. Ganyan. Kasi talagang hirap na hirap ako, sis. Pero nakatayo pa ako. Ang kinatakot ko, mga don at mga madam, is kapag yung bigla siyang huminto. Possible kasi yun. At the same time, lalo pa siyang bumilis. Yun yung mga iniisip ko that time. At lalo na, kapag medyo nag-blurred na yung paningin ko. At nanghina na yung katawan ko. So, super delix na yun. As in, malapit na sa rurok talaga. As in, parang isang, ano na lang, isang bacteria na lang nakakapit kapag ganun. Yung sa akin, parang mga tatlo pa silang nakakapit that time. Buti na lang kumapit. Diba, strong? Yun lang. Kasi pagdating dito sa ospital, inasikaso naman kami. Kasi ito, hirap na hirap ako nakita naman nila. So, yun. Yung doctor, like what I said, ganun din ginawa niya sa akin na first aid. So, hinawak. Kulang na lang sa kalin ako. This is binanin niya. Ang sakit. Hindi ako makareak. Kasi inaayos niya. Tapos binipi nila si mama. Pero bumaba din yung BP ko. Bumagsak ng, kalimutan ko yung ano eh. Basta parang over 60. So pag over 60, medyo delix na. Tapos after nun, nagpakawa na ng wheelchair. Sakto. Mga besh. Nagka-COVID si Matla. Magumag. 2022. Diba? Timing. Timing siya. Bakit? Kasi hindi na namin kailangan mag-swab. Kasi pag nag-swab pa, matatagalan bago asikasuhin. So, kakatapos ka lang kasi na mag-quarantine noong January 14. Sabi mo, 5 days. Sa 5 days na yun, dalawang beses, tatlong beses pa lang ako lumalabas ang bahay. Isipin mo yun. Kasi lumabas lang kasi kakain ako. Ganun lang. Anyway, so sakto. Kasi may clearance na kami. May antigen. May swab. Negative. So, ano mo yun? Blessing in disguise pa din yung pagka-COVID. Diba? Mahal pa rin tayo ng Lord sa ganung pagkakataon. And after noon, yun, nandun na. Dinala na ako sa emergency room. Nakahiga na ako, pinahiga na ako. And then, alam mo yung feeling na, ano, nakapalibot sila lahat sa'yo. Nakapalibot talaga sila lahat sa'yo. Tapos, kasi alam ko yung ginagawa nila sa akin. Ganyan. Sabi sa akin, doktor, huwag kang matutulog, ha. Ganun. Kasi pala parang pag natulog ako, baka di ako magising. No? Masama siya, masama pagtulog. So, hindi nila ako tinuruan ng pampatulog. Eh, hindi rin naman ako nakakatulog. So, gising pa din ako nun. So, gising ako. Tapos, ano mo yung feeling na may doktor sa kaliwa mo, may nurse sa kaliwa mo, dalawa sila, di tatlo na sila sa kaliwa mo, diba? Tapos, may dalawang nurse ulit sa kanan mo. Tapos, may doktor na dalawa. So, pito sila. Pito sila nagpapanik sa akin. Isipin mo, ako lang to. Pito. Nagkakagulo sa akin siya. So, yun. So, may gamot na nilagay. Inuna mo na yun sa right side. So, yun. Ito siya. Yun siya. Kalimutan ko yung tawag sa gamot. Pero may, basta parang ganun. Anyway, may gamot. So, hindi gumana sa right side ko. So, alam ko, tinaasan na yung dosage. 12 na. Sa right, parang 6 muna. Or, basta parang ganun. So, tinaasan na yung dosage. Alam mo, grabe. Sa left side. Left to, diba? O, left. Sa left side. Yung gumana na siya. Kasi parang, sasabihin siya, ito na, ready na. So, ganun sila. Ready na kami. Ganyan. Okay, 1, 2. Tapos, itataas yung kamay ko. Pagtaas ng kamay ko. Kasi parang dadali na nga yung tinurok sa akin. So, sabi ko lang, man. Sabi ko, Doc, parang pong, kala ko, bibigay na. Doc, parang bibigay po. Tapos sabi sa akin, yan yung gusto natin mangyari. Sama. De joke. Yung pala ibig sabihin, nag-regulate na yung heartbeat ko. So, from 268 to 270 BPM or parang pulse per minute. Kasi may 270s. Bumagsak siya ng, pagkaturok din sa gamot, bumagsak na siya ng 129. Diba? Isipin niya yun. So, ganun siya kataas. So, after that, yun, decide sila na ilab ako, ECG, x-ray, yun, ano pa ba? O yun, dalawang beses ako nag-x-ray, blood test, sugar, sodium, calcium, lahat ng kailangan makuha. Kinuha na at that time. So, right after nun, nag-decide na i-ICU si mama. Parang ako daw i-ICU. Sad.
So, okay lang naman i-ICU kasi baka ang worry is baka maulit. Kasi noong 2012, naulit siya. So, parang nasa ER ako that time. Tapos, yun, ganun din. Pero mas malala yung 2012. So, kaya ang sawa ng Diyos, talagang hindi tayo pinabayaan this year. So, after noon, nung nasa room na kami noong 2012, naulit ulit siya. Tapos, kaya dinala na ako sa ICU noon. So, sa ICU na ako noon, naulit ulit siya. So, this time, dinala ako sa ICU just to monitor. Kasi, para at least, pag naulit, mas mabilis, maagapan. Not unless kapag nasa regular room ka na. Syempre, matatagalan. Totoo naman. So, at the same time, doon, mas malala yung monitoring. Bawal tumayo, bawal humiga, bawal magsalita. As in, bawal. Kasi, minomonitor na ako. Ganun. So, okay lang naman. Pero, alam mo yung nakakaiyak doon. Kulang yung pambayad. Kasi happen na. Sana mo yung kailangan mo i-prepare doon is 70 kyao. Ziz, nagkagawa ng 70 kyao habang nakahilatan ko sa higaan. So, sinabi kay mama, ganyan, kailangan ng 70 kyao. At si mother, walang nakuha. So, 40 kyao, makahanap siya ng paraan yun sa awa ng Diyos. So, syempre, hanap pa rin si Batla. Yun, harap ako. Ah, may mabuting Samarita, nagpahiram. Sabi ko lang, ma'am, nasa ospital ako ngayon. Mas kailangan daw ako ICU. Baba rin makahiram ng 70. Babayaran ko din. Dahil sa awa talaga ng Diyos at sa grasya ng Diyos, sabi sa akin, ano nangyari sa'yo? Malakas ka pa rin sa isang araw ah. Sabi, saan ko ito transfer? Lord, thank you. Ganon. Ganon talaga. Eksena, Crayola si Batla, Crayola. Sabi ko, Lord, thank you. You provided the ganda. Ano, ganda kayo. So, hanggang sa ER, may iyak si Batla. Kasi dami ko nang iniisip and all and everything, everything. So, alam mo yung, ay, natake ka na nga, stable ni heart mo. Pero yung bulsa mo, hindi na siya stable. Ganon. So, yun. Anyway, yun. Yun, after no, nakapag-down na, dinalat tayo sa ICU and all. So, yun, may mga ginawa pa yung test. Like 2D, 2D echo. Minomonitor yung BP ko, yung sugar ko, everyday. Tapos, yung heart rate, time to time. To every 30 minutes, you know, drive. Minomonitor, I mean. Tapos, yun. Nakita sa 2D na dati siyang 1.71 ng 2020 ata. Tapos ngayon, medyo lumas siya. So, yung 1.7 katumbas nun is 1 peso coin. So, 1.9 hindi ako sure. Baka 5 pesos na. Or, hindi ko alam. Hindi ko sure, pero yun. 1.9 na. And, wala naman talagang gamot sa sakit ko. It's just procedure. A procedure. Yung procedure na yun is patch. Vulcanize. Charing. Vulcanize po ako. Charing. Hindi. Patch yun. I don't know the thing na kung ano talaga exactly yung tawag. Pero patch yung parang may padadaanin na karayom sa katawan ko. Tapos after that. So yun na nga. Balik tayo sa storyahan natin. Alam mo, wala ang tama talaga. Pasensya na kayo. Anyway. Kasi may nagdala ang bayan ng taba. May kumuha ng basura. Oh my God, ang taba. So yun, may kumuha ng basura. So, anyway, balik tayo sa kwentuhan, sa patch. Ang taba, diba? Anyway, nababother ako. Sorry, kailangan ko nabubiklaga mag-jeta. Yun, sabi, wait lang kasi baka lang ma-dehydrate. So, yun. Sabi, yun, patch. Patch is, natakpan yung butas ng puso ko para hindi na magkaroon ng irregular na palpitation. So, after that, edi yun na nga, ganyan. Hindi naman siya urgent. Pero kasi sabi, parang habang tumatagal na tumatanda ako, mas nagiging delikado siya. Parang, ngayon, hindi ko siya nararamdaman kasi bata pa ako. Bata pa ako. May double chin pa nga ako, tignan mo. So, yun. Ayan. Ayan, wala. Ayan, konti lang. So, yun, bata pa ako. So, hindi ko pa masyado nararamdaman. Pero as I get older, mas mararamdaman ko. Saka mahirapan daw ako magpamilya. So, kailangan ko na magpa-patch. In short, magpa-vulcanize. Charaz. Anyway. Ayan.
Pero right now, diba, glory to God and praise the Lord kasi we're all goods na. We're totally fine. Kailangan lang mag-recover. And yun, kailangan na mag-diet. Kailangan umigas na ulit sa mga bawal. Sarap kasi yung bawal eh. You know what? Umisop kami ng friend ko. Sabi niya, bakit ka ganyan? Simula nung nasaktan ka, you've changed lahat ng mga bawal, sinubukan mo. And you know what? Anong sabi ko sa kanya? Oo nga eh. So, ginawa talaga like, kasi yun yung parang coping mechanism ko eh. Okay, sige, you're fine, you know. Char! Pero alam ko, syempre, bawal yun, mali yun. Sinaktan ko yung sarili ko, tinorture ko, emotional, physical. Kasi kala ko dun ako magiging masaya. I'm just not. Okay, pa. Yan, syempre, what I did is, pinatawad ko yung sarili ko. Matagal. Kasi maraming mga bagay nangyari. Nanay ko inuupo. Tulog siya. Malamig kasi dito. Anyway. Tapos yun nga. So, na-realize ko yun. Balik tayo. Na-realize ko yun. Sabi ko sa kanya. Yay! Na-realize ko yun. Late na. Parang December na. So, kailangan bila ako nagka-COVID at time. Sabi ko sa kanya. And then, ito. Things happen. Sabi ko sa kanya. Kamagalala. I will change my ano-una. Routine and all. Kasi, yun. Sabi niya lang, pagalingan ako sabi ng friend ko. Si Gia yun. Hi, G. Love lots. Tiyo. Ang tapa nito pa. Alright, after that, yun, nagpapagaling na tayo. Sana, Lord, makalabas na kami. Anyway, yun, I know na, alam mo ba, kung nasa isip ako, nagpa-breakdown ako, nag-iisip ako, dami ko yung iisip. Bukod sa gastos, ay mangyayari sa akin. Alam mo yun, yung parang pakiramdam ko, tinitingnan ako ng lahat na I'm so weak. Ngayon na ako kasi may sakit ako. Hindi ko kaya gawin yung mga dapat, eh hindi ko na lang gawin yung mga dapat gawin ng isang normal na tao, normal na adult. So, kala ko magaling na ako. It's a prank. Hindi pa pala. Masyado ko nabuso. Masyado ko naging masaya sa mga bagay na gusto kong gawin. And masaya. Pero syempre, ito nga, mga consequences. Pero, ayun, natutunan na tayo. Minsan talaga may mga bagay na kailangan mo munang pagdaan yan para masabi mo matututo ka. Yun. Pero, yan. Ano, yun lang. Gusto ko lang i-share. So, sana laging tayo mag-iingat. And, kung nasaktan man tayo, ganun, baguhin natin sarili natin into a better version of ourselves, not to be a worst version of ourselves. Yes, sabi ko nga, sabi ko sa mga friends ko, I'm so fucked up. Sobrang fucked up ko ng 2021 is not my year, not mine, hindi talaga sa akin. Siguro, that's the worst year for me. Oo, namin nangyari. Pero syempre, maray pa rin mga blessings that year. Pero, yun. Mahal pa rin naman tayo ng Lord. So, yun. Mahal talaga tayo ng Lord. Diba? Yan lang naman. Gusto ko lang i-share sa inyo what happened to me. Kasi sabi ni Ate Joy, i-share ko daw. Ganon. So, yun. So, ano ba? Ano ba mga realizations? Like, parang, what I realized then habang nasa ICU ako. Kasi wala naman lang gagawin. Matulog. Dapat magpahinga. Kaya lang, sobrang dami ko iniisip. Dalas ako nagbe-breakdown. Siyempre, hindi alam ng parent ng mama ko yun. Nag-breakdown, umiyak ako, ganyan. Ito naiisip. And, sa mga naiisip ko is, parang things happens for a reason at the same time. Yun, una yun talaga. And, sabi din na, like, ewan ko, like that time, na-atake ako, nasa isip ako, ang Bible verse lang na pumasok sa isip ko is, when the time is right, I, the Lord, will do it quickly. So, hindi ako sa Lord na sabi ko, ang kailan? Yung kailan to? Ganyan. Parang, syempre, diba? Gusto mo lang naman maging normal. Pero normal naman ako. May pagka-abnay lang ko talaga minsan. Medyo lang. Pero yun, kasi nagiging burden ako sa
Pero, yun lang din, what I realized lang din, is marami talagang taong nagmamahal sa akin. Yan ako paubayaan. Yung mga handang, ay, ako na yung mag-aalaga sa'yo, yung magbabantay sa'yo. Pero dahil strict nga kasi COVID, hindi pwede. So, I really appreciate all the person, kubo, yung mga taong gusto mag-aalaga sa akin that time. And until now, at yung mga willing talagang alagaan ako. And thank you for that. Sorry po. Dahil naging pasaway na naman ating Yudona. Pero, yun. I think 2022 is for me. Mahal tayo ng Diyos. At the same time, may awang Diyos. Lagi kasi nasabi yun, may awang Diyos. At malaki ang biyaya at grasya niya. Oo, sa grace lang talaga tayo kakapit. Sa biyaya, sa grasya ng Diyos. Paulit-ulit lang. Biyaya, awa. Magpapatawad ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal talaga tayo ng Lord. Ningningi tayo bubayaan. At the same time, ang isip ko na lang that time, Lord, ay gagamit na naman akong testimony kung paano nag-work ka sa buhay ko, kung paano ka tumakbo sa buhay ko, kung paano mo ako pinagaling. Diba? Antay lang tayo ng big blessing or big break, darating din yan. Yung patch, yung pagpapapatch ko. Mura lang naman, charot. Hindi ko afford, sa totoo lang. Pero, nagawa ng paraan. Sabi nga, I the Lord, and when the time is right, I the Lord will do it quickly. Papasuggest natin, darating din yung tamang panahon, yung tamang oras na tayo naman. Yun lang, let us all always be happy and stay healthy, okay? Yun lang, bye-bye mga don, mga madam!